Hello guys, welcome back to our channel, DM Vasquez po mga kaibigan, mga ka-technician, mga taga-subaybay, mga customer. At tutuklasin natin ngayon ang problema ng ating split type ng ating customer. Samahan niyo ako guys. At ito raw ay unti-unting nawawala ng lamig pagkalipas ng dalawang bisis na itong nakargahan. At pagkalipas ng isang buwan ay unti-unting nawawala yung lamig. Binuksan na natin guys itong dugtungan at ito yung isa sa mga pinagdududahan natin. At nakita nga natin guys na meron siyang madulas, may langis na tayong nakakapadi yan. At kaya dyan ang pinagdududahan natin na dyan maaaring naglilik at dumadaan yung ating freon. Kaya unti-unting nawawala na lamig yung ating split type aircon. Ito nga pala guys ay isang LG 1.5 horsepower. At ayun nga, binuksan na natin yung insulation para makita natin yung tugtungan. At tingnan na rin nga natin. Ganyan yung nature guys, makikita nyo. May mga basa-basa. Pero siyempre nagtutubig din yan. Dapat may maano tayong langis talaga yung madulas-dulas. Para maano natin talaga kung meron siyang langis. At saka may amoy yan guys, yung langis dyan kung sakali man. Na ganyan yung mangyari din sa inyong unit, sa inyong aircon. Ay medyo may amoy yung langis na yan na lalabas dyan. Pero kung halimbawa tubig lang, hindi naman ganun. Yan kakaiba ang amoy. Siyempre iba yung amoy ng langis at saka ito yung amoy ng tubig. So titingnan din natin guys yan. Kakalasin natin kung minsan kasi nagkakamero niya ng crack. Ayan. Ayan at inano na nga natin sinarado natin yung valve. May natira pa kasing freon dyan. Ayan, nasa 100 PSI pa yan. So ibig sabihin talaga guys, ay napakahina nung leak. So napakahina nung leak. Ayan, meron din yan basa-basa ng langis at babalatan din natin yan mamaya, titingnan din natin. Yan yung yung ating isa sa mga pag-check kung unti-unting na wawala yung freon. So may posibilidad talaga na may leak. Kaya hindi po pwede yung karga-karga lang mga kaibigan. Ano? Yun sa ating mga taga-subaybay dyan. Itong video na ito ay para sa ating mga customer at sa ating mga gustong matuto ng rip and aircon. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit unti-unting nawawala ng lamig yung ating split type aircon. At yun nga, inano na natin yan. Sinarado na natin yung valve niya para may natire pang freon ay hindi mawala kasi papasingawin natin yan. Yan guys, tingnan natin yan. Wala naman tayong nakitang basa. Hindi katulad dun sa loob talaga dun sa indoor unit na makikita natin talagang may mga basa at medyo madulas yung mga basa-basa dun talagang may langis. Mahalagang maano natin, malaman talaga natin yung tunay na problema ng ating aircon. Hindi yung dagdag lang tayo ng dagdag ng gas. Kasi kapag ganun lang yung ginagawa natin guys, at pagdadagdag natin isang buwan, nawawala na yung lamig at nawawala na din yung freon, ay talagang may leak yan. Dapat talagang hahanapin natin kung saan yung leak para hindi naman sayang yung ating kakarga. Kasi kung kakargahan natin, oh lalamig nga, pero pagkalipas ng mga ilang buwan eh mawawala na. Baguhin natin yung tubig. Matingnan din natin maigi yung ano. Ayan guys, makikita nyo yung yan, hindi pa natin napuputol yan. Yan yung ano, yung dating naka ano. Yan pa yung original na naka duktong dyan. Kung mapapansin natin guys, itong maliit, napaka manos pa siya, malapad pa yung kanyang paglabi. Itong isa napaka nipis na. At saka yan guys, nagkakameron din yan ng ano sa mga liig, yung bang crack. Yun, pag nagka-crack yan, magkakamaroon din ng leak. Kaya yan, tinitingnan din natin yan. Kaya kinakailangan talagang kalasin kasi hindi natin basta-basta makikita yan, lalong-lalo na kapag wala tayong gamit na ano, na nitrogen na pang leak test. Ayan, makikita natin yung ano, yung basa-basa. Kaya puputulin natin yan guys, tapos babaguhin natin yung kanyang buka nitong tubo para maidugtong natin ulit ng maayos.
At sana hindi na nga ano. At sana ito na talaga yung leak. Yan, tingnan natin guys yan. Titingnan din natin yung pinakanat na yan. Kung meron siyang crack o mga basag. Kasi minsan sa paghihigpit natin, nagkakamiroon niya ng crack at yan dadaan yung gas. At hanggang sa unti-unting maubos yung ating preyon. Sa pagkakataong ito guys, mukhang wala namang ano, wala naman siyang crack. Yan yung ano pinutulan natin guys, na kanina yung dating nakakabit. Yan makikita natin talaga na manipis na siya. Maaaring hindi na siya talaga nagpo-force fit dun sa duktungan. Kaya maaaring unti-unti ay dyan nagkakamiroon ng leak. Lalong-lalo na kung may vibration yung tubo. Kasi syempre pag dinadaluyan niya ng gas, merong bumba. So may posibilidad na mag-vibrate. Ayan. Yan na yan. Ito na yung ano natin, yung bagong ginawa natin. Medyo ano na siya. Maganda na yung pagkaka buka. At siyempre, bagong buka yan. Kaya susubukan natin. Sana ito na talaga yung one, yung leak talaga nito, para hindi naman masayang yung ating trabaho at hindi rin masayang ating preyon. Ayan guys, at naidugtong na natin ano. Ayan, dinugtong na natin. Yung maliit guys, hindi na natin binago. Nag-adjust na lang tayo dito sa isang malaki. Kasi yan yung pinagdududahan talaga natin na mayroong leak. Yung maliit, eh okay naman. Wala namang indikasyon na nagli-leak doon. At maganda pa rin yung kanyang pagkabuka ng bibig ng tubo. Kaya hindi na natin siya pinalitan. At ngayon guys, sa pagkakataong ito naman ay ating ililick test na, no? So preyon lang yung nagamit natin na pang lick test. Dapat talaga nitrogen, pero wala tayong gamit dahil nandito tayo sa Saudi Arabia. Kaya yan na lang muna yung ating gagamitin. Yan. Bali, kinarga natin ito ng 110, kung hindi ako nagkakamali. Yan, 110 PSI na preyon. At ililick test na natin ito. Doon sa pinalitan natin na duktungan. Doon sa binago pala natin yung duktungan. At sana guys, matapusin natin yung video na to, no? para makita natin yung pagbabago. Yan guys, niliktis na natin ng liquid soap. At wala naman tayong nakita na leak dyan. Bagamat hindi dapat nitrogen talaga yung ginamit. Kaso wala nga tayong ganun dito sa mga gamit natin. Wala tayong gamit na nitrogen. Kaya yan lang muna yung ating ano. Pero yun naman, pagkakaduktong nito ay inano natin talaga. Ginawa natin yung the best na ano natin para maglapat siya. Yan. At ibababad pa natin to ng mga kalahating oras. Baka sakaling lalabas yung leak kung talagang meron pa siyang leak. Para kahit paano ay masigurado natin na wala nang leak. At yan nga guys, kinargahan na natin ng preyon. Yan, umaandar na siya. Kinargahan na natin to ng preyon. Ayan, nagbabasa na guys yung ano niya, yung tubo niya. Indikasyon niya na malamig na. Yan, makikita niyo nagmumush na yung kanyang tubo. At kinargan nga natin to ng 60 PSI na R20 to yung ginagamit natin dito, kasi lumang unit pa to. So 60 PSI yung ikakarga natin dito ng preyo natin. Ayan, umaandar na siya guys. At sana okay na to, na ano na natin yung leak. Ayan. Ayan. Ayan guys, lumalamig na siya, no? At obserbahan na lang natin to siguro hanggang mamaya bago natin iwanan. At ngayon pagkakataong ito naman, malamig na talaga siya. Ayan. Ganun lang guys, at sana no, nagkameron kayo ng konting idea yung mga customer natin. At saka yung ating mga gustong matuto ng repair. Maraming salamat guys. God bless to all.